Okay guys, good morning mga ka-webs, good morning. Ito na naman kami sa pagmumukha nyo, nakabalandra. Actually, nakabalandra kami sa tabi ng highway ngayon. Alam niyo kung bakit? Marami kasi kaming nahihinog na papaya ngayon. Sabi ng mga Chinese, ngayong New Year dapat mayroong papaya sa hapag. Kasi lucky fruit daw ngayong 2022 ang papaya. So, pansamantala, alangan naman ipaghintay pa namin na magbagong taon itong papaya bago namin ibenta. Siyempre, pag ganun ginawa namin, blockers na itong papaya namin. So, kaya ngayon, meron naman na kaming panghanda. Kaya lang, nanghinayang lang kami na masira yung papaya. Kaya, andito kami ngayon, binibenta namin. So, dito lang yung medyo magandang space na nakita namin. Actually, maganda, katabi pa nga ng basuran. Pero wala namang amoy yan. Hindi naman siya mabaho. At pa kami ng gasolinahan, ayun o. Mas ayan yung tinda namin. Siyempre si Rory, pa-bape-bape. Pakit naman yung bape mo, brado. Yun, tanga na. Okay. Chillax-chillax lang habang naghihintay ng customer. Kadarating pa lang namin, pero nakadalawang, ano na kami, nakadalawang piraso na kami. Kaya kahit pa paano, mukhang maganda-ganda naman yung umpisa. Sabagay, maaga pa naman. Pero tansa namin dito, mga 2-3 sana. Hopefully makaubos. Kasi sayang naman yung pagpwesto namin dito. Nag-deliver kami ng labuyo kanina pero sa kasamaan palad, yung mga inaasahan namin na magiging kita sa labuyo, kagaya nung nakaraang taon na halos nag almost 1,000 yung per kilo ng labuyo. So wala siya. Wala siya sa kalingkingan ng presyo dati. Malayong malayo. Milya-milya ang layo ngayon. Bagsak presyo labuyo ngayon. Dahil nga... sino yan? CDO. Sa taklak. Yun nga, bagsak ang presyo ngayon. Dahil siguro walang masyadong bagyo. Nagkasabay-sabay yung supply. Marami nagtanim. Dahil... para-pareho kaming umasa na yung taon, ganun pa rin yung presyo kagaya nung last year. Pero hindi ganun na nangyari. Pero okay lang. Ano lang naman to, baka sakali, ganun talaga sa buhay, di ba? Minsan akala mo, jackpot ka. Yung pala, lugi ka pala. Sa mga pinagkukuha mo. Sa mga pinag-inalagaan mo. Ganun talaga, kasama sa buhay yan. Nagharang kami rito kasi pinipinahan kami ng mga nakamotor na dumadaan. Kanina muntik nang tamaan nung stand nung isang motor na dumaan yung tinda namin. Kaya yun oh. Nakita niyo, nakaharang sa daan. Kaya sabi ko sa kanya, harangan kaysa tamaan yung papaya namin at mabuisit lang ako, mapaaway lang kami ng Paskong Pasko. So yun, sana makaubos. Maya-maya ulit, antay tayo. Okay, ayun na, may dumating, may huminto. Tinitingnan yung papaya namin. Pinalapit ko si Gory para maialok. So, tingnan natin kung bibili sila. Okay mga ka-webs, ayun, kaalis lang ni Kuya. Dalawang papaya ang kinuha niya. 151, tinatawad ko ng piso. Nang babarat, pero sabi ko nga sa kanya, panalo to, sulit naman yung papaya namin kasi nilalaban ko ng putulan ng ano. Putulan ng pitika ng eggs. Siguradong matamis yung papaya namin dahil hindi kami nagkakalburo. Gumulang sa puno yan tapos medyo mga may secret technique akong na-discover lately na yun lang pala yung dahilan para tumamis yung papaya. Napakasimple pero medyo may konting gastos siya pero yun lang pala ang diskarte. Kaya lahat ng lumalabas na papaya namin dito sa farm namin, guaranteed 100%. Bato nyo sa mukha nyo, bato nyo sa mukha namin pagka matabang. Walang bayad, sulian. Ayun, dalawa kinuha, bali pang apat na to. Sana magtuloy-tuloy. Sabi ko nga kay Gory, total, namumroblema kami sa disposal ng mga hinug na papaya. Kasi yung hilaw na papaya namin, marami kaming buyer. Umakit pa nga sa taas para sila pa'y nangunguha. Ang totoo nun, ginagahol pa kami ngayon sa papaya, sa supply.
Kaya meron akong 300 na seedlings. Nagpapalaki kami para mag-expand kami. Ang problema, yun nga tubig. Tubig at saka nadisgrasya yung grass cutter namin. May papakita akong video sa inyo kung paano ko inaayos yung grass cutter. Pero dahil nasira yung grass cutter, hindi pa siya nagagawa ngayon. Medyo hirap pa kami na magprepara nung pagtataniman. Nananamagan si Cory, baka daw may namimigay ng grass cutter. Kung pwede raw, pole stroke. Pole stroke niya, kung magbibigay kayo, pole stroke na ha. Total, magmamagandang loob na kayo, abusuin na namin. Pole stroke na grass cutter, okay. Kung po pwede, Honda na. Dalawa ko. O, dalawa na lang daw, dalawahin nyo na. Okay, medyo masamang balita kasi nung may humintong babae kanina. Tapos nakita nga yung papaya namin, nagandahan siya. Yung pala tindera ng prutas. Sabi niya, kung pwede raw, pakiawin niya na lang sa 25 pesos per kilo. Eh, kaysa maghintay pa kami ng matagal doon, di pumayag na nga ako. So, sakto naman, pagka-alis namin doon, hindi pa kami nakakalayo doon sa pananggalian, biglang lumagapak yung makina ng motor namin. Tapos yung pala, naputulan ng timing chain guide. Teka, papakita ko sa inyo. May plastic kasi ron sa gilid doon na pinaka-guide nung kadena na yon. Tapos dahil medyo malutong na, matagal na rin yung naginagamit, kaya bumigay siya. Ngayon nandito kami sa isang talyer dito, may nadaanan kami sa gilid. Buti may na-tsempohan kami. Mabait si kuya yung mekaniko. Nung nagtanong ako, pinarinig ko sa kanya yung lumagutok. Sabi niya nga, timing chain guide nga daw. Kaya, ayun. Binaklas niya naman kagad. At ayan, dumi ng motor ko. Bulokas na, dami pang malanggam-langgam. Masama yung nangyari kasi kung tutusin, gastos to, abala. Pero sabi, naisip ko nga, okay na ngayon na nangyari kasi kasama ko si Gory kahit papano. May natumulong sa akin na magtulak kesa kaming dalawa ng nanay ko tapos nasa bypass kami alangan ng oras sa sitwasyon ko ngayon, hindi ako makakapagtulak ng motor. Kaya yari kami kung nangyari ng gabi na kaming dalawa magkasama. So blessing in disguise na rin na kahit ganito yung naging problema, kahit papano nagawa ng mas madali-daling solusyon. So sana na lang hindi nagkatama yung timing chain, kasi pag nagkatama yung timing chain, sigurado malaki gastos. Pero kung plastic guide lang, sabi naman ni kuya baka magawang pa ng paraan. Kabuti na kami ng gabi rito, hindi pa ako nananghalian. Binigyan ko na lang ng pera si Gory para makakain na kasi ang layo ng tinulak niya kanina. Okay guys, nabaklasan ni kuyang mechanic, tapos ayan, ito yung cylinder head. Ito ngayon yung bulb, kasi nabaloktot daw yung barbula dahil nga nawala sa align yung ano. Ito naman yung bulb seal. Itong bulb tsaka itong bulb seal ay 1,500 inabot. Tapos ito yung plastic guide sa gilid ng timing chain. 335 to, original na. Oh yo, mga carps, eto na, nakauwi na kami. Ngayon lang, kadarating lang namin. Chumicha lang ako ng isang masarap na chicharon. Bawal sa akin yung kaya lang. Sobrang gutom ko maghapon, sipin mo. Nakay ka. Hi! 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 Merry Christmas po! Merry Christmas po! So yun, yun nga, chumicha muna ako ng isang masarap na chicharon. Tapos, ayun na, inabot kami ng gantong oras, pero medyo naging malaki yung kabayaran nung naging sira ni Casey dudes ko. Casey pangalan ng motor ko. So ang na, kasi ang nangyari, nabaloktot daw yung barbula. Naubos yung langis, tapos na nabaloktot daw ng barbula. So pinalitan pati bulb seal, gasket, tapos syempre change oil kasama ron. So ang inabot ay 2. Napa natin ang angulo. Kaya nalang magkwenta, pagod na ako. Hindi ko na nakwenta.
Like 500 nga pala sinigil na labor ni Kuya Anteng yung mekaniko na bumira kay Casey ko. So yun, pahinga muna, ayan, napakikita nyo ba? Yung parang maputi na yun sa likod. Oh, nasusunog na naman ang damo, mga putang ng walang magawa rito sa amin. Kaya mamaya, bukas ng umaga, sigurado, puro, alam nyo yun, yung parang abo na mahaba, abo ng damo. Nagpapasokan sa bahay namin yun eh. Bawal na yung pagsusunog kaya alam makukulit ang mga kapitbahay ko. Oh. Nanawagan po ako dyan kung sino mumabit dyan o. Oh. Magbigay po ng dalawang grass cutter, 2 stroke lang po. 4 stroke? Tanga. Yun lang po, yun lang po. Pasko naman po eh ha. Happy Merry Christmas po. LBC, LBC. Ah, LBC, LBC. Nanawagan mo po. Pasko na lang po, bigyan nyo naman po yung papa ko ng isang motor. 1,000cc ha. Pag may magbibigay sa inyo ng motor, baka lang. Sobrang dami ng pera nyo, wala kayong magawa. Isang CX-10 lang, Kawasaki, pwede na. Pamasko. So, nga pala, kanina, bago kami nasiraan, may dumating na babae na bigla huminto, naka-tricycle. Ang sabi niya, ang ganda-ganda daw ng mga papayan dala-dala namin. Tinawaran niya ng 25 pesos per kilo, tapos sabi niya, kukunin niya na lahat kung bibigay ko ng 25 pesos per kilo. So, tinintayan siya ko yung oras. Sabi ko, sige, kesa maghintay pa kami. Binigay ko na nga pala ng lahatan. 42.6 kilos pa yung nakuha niya sa 25 pesos. Buti na lang, ibinigay ko kasi pagkalayas namin sa area, mga ilang hakbang lang mula doon sa pinagpwestohan namin. Bumigay na nga yung motor, tumirik na kami. Kaya kung blessing in disguise, kasi kung hinintay pa namin maubos yun, inabot kami ng hapon, tapos medyo padilim na kagaya ng ngayon, ng panahon ngayon. Tsaka pa lang kami nasiraan, na-imagine nyo na siguro kung ano abutin namin. So yun lang mga carbs, maraming salamat. Merry Christmas sa inyo. Till our next vlog na lang ha. Next, English. Isa kay Papa, tsaka tagdalawa kami ng hati namin. Namumulit lang ako mga carbs. Sige, salamat. Thank you, thank you. Merry Christmas sa inyo.